pinoposisyon para ilapag sa dagat. So, launching lifeboat by David Crane. Ayan na, nagmo-move na ang ating lifeboat. Yung ibang barko guys, nilalaunch yung lifeboat na yan, automatic, so binabagsak yan ng walang gamit na crane para ma-testing kung gumagana ba ang launching ng lifeboat. So yan guys, ang ginagamit namin kapag nagkaroon ng aberya sa barko, nagkaroon ng emergency like nasunog ang barko or nalubog ang barko. So dyan kami lahat pumupunta kapag abandon ship na. Pag sinabing abandon ship guys, kasi iiwanan na namin ang barko, then sasakay kami dyan, then ilalaunch yan, ibabagsak yan ng automatic na walang tali-tali. So dapat nakakapit kaming lahat dahil napakataas yung babagsakan yan guys. Position para ilapag sa dagat. So yung lifeboat na yun guys is nare-required yan na i-testing every 6 months. So pag nasa laot kami guys, pag tinetesting yan is hindi na ginagamitan ng crane, hindi nilalance yan ng automatic release para matesting lahat ng mechanism niya kung gumagana. But ngayon isa, andito kami sa pier, so delikado kapag binagsak. Guys, nailapag na sa dagat ang aming lifeboat. And lalabas sa mga tao dyan and tanggalin ang tali para matest nila. So,
na sila kumakaway. So ayan ha, pinapahandar na nila ang kanilang lifeboat. Binuksan ng pinakabubong para may hangin na papasok, hindi sila masuputik sa loob. So ayan, pinapatras ng lifeboat at maganda naman ang kondisyon ng makina. Ayan guys, ayos na. Maganda ang takbo ng makina ng aming lifeboat at ng rescue boat. So parehong gumagana. Gamitan siya ng debit crane para i-lower yung rescue boat. Gamit kapag may nire-rescue, like for example may nauhulog na crew, so yan ang ginagamit. So yan ang rescue boat, tumatakbo na. Ang nagda-drive is second mate Rex Mabasa. So yan, kinitesting niya ang atras sa bante ng rescue boat. Test by Rex Mabasa. So ayan guys, required talaga yan na tinitesting ang rescue boat at in charge is second mate. So ayan, tinatry niya tumatakbo ang rescue boat. Sila ay pabalik na sa barko at iangat na ang rescue boat. So tatalian lang yan guys para magbalance yung rescue boat pagka inaangat. So tatalian yan sa proa at sa kupa para magbalance. So ayan na guys,